Oh. Tingnan niyo kung anong nangyari, oh. Nakikita niyo yan, dugo. Pangit na lang pa ako. So, ayan guys. Sobrang kawawa na yung kuko niya. Imbis na nagpaganda siya. Ayan, nagpumunta sa salon kasi fiesta. This is Irish Pinay Freelancer. Guys, ang ipopost namin ngayon ay meron akong papakita sa inyo kasi ano dahil sa ate? Sa ate, pakita yung mong kuko. Ouch! Guys, at iwasan nyo itong mag-murder yung kuko nyo kasi ito yung nangyari sa friend ko. Nagpa-salon siya. Bye! Sa salon na hindi niya, kumbaga hindi niya trusted, first time niya doon, hindi niya pa alam na hindi pala okay yung service dun sa salon na yun. So, ang nangyari is, sobrang na-murder yung kuko niya, namamaga, na-infected. Tsaka pupunta nga siya sa doktor ngayon para magpa-check up. So, papakita namin sa inyo ang kuko niya. San i-vlog po? Di sa inyong vlog, san? Tingnan niyo kung anong nangyari, oh. Nakikita niyo yan, dugo. Pangit na lang pa ako. So, ayan guys, sobrang kawawa na yung kuko niya, imbis na nagpaganda siya, ayan, nagpumunta sa salon kasi fiesta, so yan yung nangyari sa kuko niya, so, yung paapa niya ngayon, malaki, namamaga siya kasi infected yung kuko niya, so dalawang kuko pa yung naano guys, luya sa yung kuko sana eh. No. Gagmay, lagi kagkukos, ano? So, tingin nyo guys, so, grabe yung nangyari talaga. Pinuntahan niya yung salon para mag-report. Ayan, tapos sinumbong namin yung gumawa sa kuko niya. Tapos sabi ng may-ari, baka matanggal. So, pupunta siya ngayon sa doktor. Maditso mo rin, san? Pupunta siya ngayon sa doktor para ipa-check up. Pininom mo ka ganti ba yung tik, di ba? Dugo ka na gano'n. Ganti ba yung tik? Ipuan ka. Ipuan pa mga sabito ka. Dugay mo alam. Pero mao na i-reason nga waka gilantan. Pininom mo ka ganti ba yung tik? Gilantan mag ko pagka, di ba 13 to? Pagka 14, gilantan ko. Gilantan ka? Inom ko kuan. My gosh. Oh my gosh. Ayan guys. So, dapat careful kayo guys sa kapag pupunta kayo sa mga salon para hindi ka magkaganito dahil sobrang delikado niya. Dahil nagkukos siya ng infection. Ayan. So, imbis na gumanda yung kuko ni Susan, kaya nga, yun yung nangyari. Namamaga pa. Ikaw pa kay Kasan. Di baling namumaga ang paa, basta maganda pa din daw. Todra pa! So, yun guys. Iwasan nyo magpa-salon kung saan-saan. Kung hindi nyo kabisado yung salon. Kasi, pwedeng magkaganyan din yung paa nyo. So, next time, di na kami magpapa-ano dun sa salon na yun. Tsaka, pinost namin sa Facebook para dun sa lugar namin, ma-aware din yung mga customer, na, yung mga taga sa amin, na ganun pala sila tumabawas sa salon nila. Kasi, pinost namin sa Facebook, marami din nag-comment na sila, nagpa-service din sa salon na yun, tapos ganun din yung nangyari sa kanila. So, ibig sabihin, hindi lang siya one time. Tapos, nung kinomplain niya, parang sila pa yung galit, sabi na baguhan lang yun, ganun. So, bakit sila maglalagay kung bago lang, diba? Dapat, ba't sila ba't nila ipapatrabaho yung customer nila sa hindi pa naman marunong. So, kahit na bago pa yun, ibig sabihin, hindi effective yung training nila. Dapat training nila ng maayos. Kasi tawag ng nana ganun. Saan na may term na ako po? Tulia. Ingroom? Muna ingroom? Ingroom. Muna siya? Tulia. So guys, ingat-ingat lang kapag nagpunta kayo sa mga salon. Tsaka bali-balita, pwede tayong makakuha ng mga sakit like HIV. So dapat super careful talaga. Kung pwede tayo na lang yung mag-ano sa kuko natin. Kung hindi naman,
eh dun tayo sa alam natin na magagaan yung kamay, magaling mag-service, tsaka yung customer service okay. So yun lang guys. Okay. Hmm? Asa ganda. Pwede ba ka mag-kuan na saan? Vlog, camera, picture. So, yun lang guys. Paalala lang na mag-ingat tayo dahil sobrang delikado pala. Pag hindi pala dapat kung saan-saan lang tayo nagpapa-pedicure at manicure kasi ugali ko pa naman dati kung saan lang ako makakita. So, avoid the next time tayo sa magaling. Bye-bye. Yan, approve mo na yung sa YouTube. Saan mo na pag-ingat? Iblog.